Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Sa linggo pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Itutuon po natin ang ating pagninilay sa dakilang pag-ibig ni Maria na sanhi ng pagkakaibigan ng dalawang orden ng mga Pransiskano at mga Dominikano. Hari nawa ang pag-ibig niya ang maging daan upang tayo manatiling isang pamilya ng Diyos. Halina po at ating pakinggan ang pagbasa sa Ebanghelyo para sa 27th linggo sa karaniwang panahon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang 1 po ng Oktubre ay hudyat po ng napakaraming selebrasyon. Para po sa ating mga Pilipino, ito po'y simula ng pagdiriwang natin ng Pasko. Subalit bago natin isipin ang Pasko, atin munang pagtuunan ng pansin ang pagdiriwang natin ng Santo Rosario, ang buwan ni Maria, buwan ng Santo Rosario. At sa araw po na ito, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Alam niyo po, sa tuwing magdiriwang ng kapistahan ang mga Pransiskano, nariyarian din palagi ang mga Dominikano. Sa kanilang mga misa, ang namumuno ay mga Dominikano. At kapag naman kapistahan ni Santo Domingo de Guzman, ang namumuno ay mga Pransiskano. Makikita po natin dito ang kaugnayan ng dalawang orden na ito na nasimulan sa magkaparehong panahon. Ayon po sa kasaysayan, si San Francisco at si Santo Domingo ay nagkita sa Roma. At sa kanilang pagkikita, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. At ang pagkakaibigan po na yon ay nagpatuloy sapagkat meron silang iisang misyon. Ano ang misyon? Ipalaganap ang liwanag ng Diyos sa mundong nababalot ng dilim. Sapagkat nung panahon iyon na nabuhay si San Francisco at si Santo Domingo, ang mundo kabilang na ang simbahan ay nababalot ng kadiliman. Kinakailangan ng mga taong magiging liwanag
para sa simbahan at para sa pamayanan. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Nagsimula sa iisang misyon. Tayo pong lahat ay tinatawag na tahaki ng landas tungo sa kaliwanagan. Sabi po sa libro ng mga awit, walang ni isa sa atin ang maaaring manatili sa kadiliman. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay tinawag upang pumunta sa liwanag. Sapagkat tayong lahat ay anak ng Diyos. At ang Diyos ay ang liwanag ng mundo. Kaya dapat nating taglayin ang kanyang liwanag at dapat tayong mabuhay sa kanyang kaliwanagan. Ito po ang bagay at ang misyon na nagpatingkad ng pagkakaibigan ni Santo Domingo at ni San Francisco. Pagamat may mga pagkakaiba, meron po nananatiling magkapareho sa dalawang orden na ito. At kung meron mang isa na pareho sa ating dalawa, walang iba kundi ang pag-ibig natin kay Maria, ang ina ng Diyos at ang ina nating lahat. Sa abito po ng mga Pransiskano, makikita ninyo nakasabit sa kanila ang isang cord. At yung cord na yon may tatlong knots. At yung knots na yon sumisimbolo sa mga vows ng mga Pransiskan. Kami naman, kung makikita ninyo ang aming abito bilang mga Dominikano, meron pong nakasabit na rosaryo. At ang rosaryo po ito'y sumisimbolo ng aming debosyon at pag-ibig kay Maria bilang ina ng Diyos. Sinasabing ang mga Dominikano ang nagpalaganap sa debosyon sa Santo Rosario. Diyan po natin masusukat ang pag-ibig ng mga Dominikano kay Maria. Subalit hindi papahuli si San Francisco. Sabi ni Saint Bonaventure na masidhi ang pag-ibig ni San Francisco kay Jesus. At sumunod kay Jesus ay si Maria. Kaya nga po, kung merong isang bagay na nagkakapareho ang mga Pransiskano at mga Dominikano, walang iba kundi ang pag-ibig nila kay Maria. May nakakatuwang kwento po. Kapag daw po kayo pumunta sa langit at hinanap ninyo ang mga Dominikano at ang mga Pransiskano, hindi nyo sila basta-basta makikitang pakalat-kalat. Bakit? Sapagkat sila ay nakatago sa laylayan ng mahal na ina. Simbolo po ng pagkalinga ni Maria sa mga Pransiskano at mga Dominikano. Simbolo ng matindi nilang debosyon sa ina ng Diyos. Ang masidhing debosyon ni Santo Domingo at ni San Francisco kay Santa Maria ay nagbigay sa kanila ng inspirasyon upang magpahanggang ngayon ay manatiling tapat ang kanilang mga orden na ipalaganap ang liwanag ng Ebanghelyo sa tanan. Itinuturing natin ang bawat isa na kabilang sa pamilya ng Diyos. Meron bang pamilyang walang ina? Kaya nga po, ito ang gampanin ni Maria sa ating lahat bilang mga magkakapatid. Siya ang ating inang umaakay sa ating lahat, papalapit at patungo kay Kristo. Wala na pong ibang kaligayahan si Maria, kundi ang makitang ang lahat ng kanyang anak ay lumapit kay Kristo. Huwag po tayong matakot na mahalin si Maria gaya ng pagmamahal ni San Francisco at ni Santo Domingo sa kanya, sapagkat hindi po natin mapapantayan ang pag-ibig ni Kristo para sa kanyang ina. Sa kapistahan po ito ni San Francisco ng Assisi, naway ipanalangin niya tayong lahat at matularan natin ang kanyang dakilang pag-ibig sa ina ng Diyos. At sa pamamagitan naman ni Maria, hayaan natin siyang akayin tayo papalapit kay Kristo ang ating Panginoon. Si Maria na ating ina, si Maria na ating gabay, si Maria ng sanhi at pinagmumulan ng ating inspirasyon upang tayong mga Dominikano at mga Pransiskano ay manatiling tapat sa ating misyon. Ang misyon nating ipalaganap ang mabuting balita. Ang misyon nating ipalaganap ang liwanag ng Diyos sa buong mundo. Ngayon po, samahan ninyo ako sa isang maiksing panalangin. Ama naming makapangyarihan,
Kami po'y nagpapasalamat sa pagbibigay niya po sa amin kay San Francisco ng Assisi. Nawa po'y sa pamamagitan ng kanyang patnubay at sa kanyang mabuting halimbawa, kami pong lahat ay manatiling tapat sa aming misyong magpalaganap ng salita ng Diyos. Sa aming misyong ipalaganap at ipaabot ang dakilang awa at habag ng Diyos. Amen. Ito po si Father Jeff Aitone OP. Nagpapaalala po sa inyong lahat, huwag lang po natin pakinggan ang salita ng Diyos. Bagkus, isabuhay natin at ibahagi sa ating kapwa.